ubos lahat. Yan, hanggang dito ubos. Walang kanto, walang kamot. Straight 14. Hanggang hindi nyo nailapat. Ilagyan mo lang straight na ang sigun niya. Yan, straight 13 kapit natin. Straight 13 grams. 110, 111. 112. Bilin nga lang. What's up mga bro? Tinta na tayo ng bola. Ito yung gagamitin natin. 14 grams straight tsaka 12 grams straight. So unahin natin straight 14 tapos straight 12. Tapos magkocombi tayo ng bola. Ang mangyayari nyan, hanapin ko yung pinaka okay sa akin, pinaka optimal sa panlasa ko, ang gusto kong arangkada. Kasi pag nagganga ng bola, may sensation niya na parang bibilis yung arangkada ng motor mo eh. Kasi sa mataas na RPM siya bubuka yung pulley. Bago umangat yung bola, kailangan mataas RPM. Kaya pag nag-aang ka, yun, tataas ang RPM. Ngayon, kailangan natin siyang timplahan na hindi siya lalabas sa power band. O, example, yan yung ano natin. Yung dyno chart. Ayan yung power band. Yan, yung gitna ng or yung RPM range ng max horsepower saka max torque. O, dyan tayo magtitimpla ng bola. Kailangan hindi tayo lumabas dyan. Kasi pag nag-aang ka ng bola, adjust yan. Kasi nga yung stock configuration o yung stock tono natin, andun yan sa umpisa. So, meron ka pang allowance para mag-adjust ka. Kaya tayo magagawa ng bola kasi hanapin natin yung pinaka-optimal na ano. O pinaka-malakas na power delivery ng motor natin. Doon sa power band. Kaya kailangan hindi tayo lalabas doon. Kasi pag sobrang gan, lalabas ka na doon. Kakapusin ka na ng dulo. Pababa na yun eh. Mawala ka na ng dulo. O yun yung factors to consider pag magagawa kayo ng bola. Baklasin na natin to, tapos kapit natin tong 14 grams. Check upin din natin yung speed tuner natin na set kung okay pa. Alright, yan. Nabaklas na natin. O, check upin naman natin yung condition ng ano, full set natin na speed tuner. Ito yung bell, okay naman. Grabe na class. Kasi dito lang naman tayo sa pulley eh. Medyo nilinisan ko na ng konti. Ayan yung pulley natin. Sagad yung ano, kahit ng belt. Paano ko nasabi? Ayan o. Lagyan ko kasi yan ng marker. Ayan, paganyan. Paguhit. Ubus lahat. Ayan, hanggang dito ubus. Ito lang yung natira sa mga sulok-sulok. Ibig sabihin niya, namakit talaga yung belt natin hanggang dito. Ayan, sa pulley. As yung loob niya, yung pulley ramp, ito. Ayan, hanggang dyan namakit yung bola. Hindi ko na nilinis para makita nyo. Hanggang dyan namakabot yung bola. Ayan. So, maganda yung pagkakali ako dyan eh. Tinanggal ko yung konting imperfection niya. Ang resulta, ayan. Yung bola natin, walang kakanto-kanto. Wala, sobrang smooth, walang damage kasi nga pinakinis na natin yun eh, pati yung backplate pinakinis ko rin eh. Yan, lahat yan, wala, walang kanto, walang kamot. So okay yung ginawa natin na paglihiya ng backplate tsaka paglihiya ng pulley ramp. Ito yung backplate, ito yung nilihiya ko. Yan, ito, itong edge. Tapos yun nga, yung sa pulley, yung pulley ramp, ito, itong loob na to. Hindi ko pa rin talaga alam kung ano talaga yung cost ng ano, pagkakaroon ng kamot ng bola. Pero kaya ang ginawa ko, niliha ko na tong edge, tapos niliha ko rin yung pulley ramp. Para sigurado, di ba? Makita nyo naman yung resulta, walang kadamage-damage yung bola natin. Hindi siya nagkakanto, hindi siya nagkakamot. Ito yung pulley natin, okay pa rin. Yung loob, ito. Wala pang alog tong bushing, wala. Ayan, maganda. Tibay talaga to kasi stock modified eh, tamo. Walang kalog-alog. Konti lang, pero normal lang yon. Yung pwedeng sobrang sikip yun eh. Ito namang drive face natin, ayan o. Konti lang hindi nakakain yan. Hanggang dito yung belt. O, normal yan kasi yung pulley, mas maliit yung diameter nun eh, kasi dito. Ito mas malaki diameter nito eh, itong bilog. Mas malaki ito sa pulley. Kaya normal lang, ganyan lang talaga yung kain ng belt. Ayan. Kaya kita nyo, ang taas o.
Kasi nga sagad yung pulley natin eh, sagad yung akit ng belt eh. Ubus yung marker eh, ito may marker din to, ayun oh. May konti siyang tira. Yung mga spline ng ano, drive face, wala naman damage. Yan. O kaya okay lang naman mag DIY, basta alam mo kung paano ikabit talaga. Hindi ka masisiraan ng piyesa. Huwag na huwag kang magkakabit talaga na hindi ka marunong, kasi posibleng masiraan ka ng mga piyesa. Pag mali mo na ikabit, sailang kasi talagang CVT pagkakabit. So, rinisan ko na lang yung mga parts na yan. Pulin natin, tapos kabit na natin tong straight 14 grams. Alright, dyan, narinis ko na yung mga piyesa. Makabit na natin dito. Ating gagamitin natin, 14 grams. Straight 14. Generic lang to, pang totono lang natin. Pag nakuha na natin yung gusto natin na arangkada, yung preference natin, saka tayo bumili ng magandang klase na flyball. Nalagyan ko rin tulit ng marker para makita natin kung dudulo ba siya, kung sasagad. Pati ito, lagyan din natin. Yan. Lagyan natin ng konting grasa itong sa sigunyal. Ito, ang makinis na part lang. Para lang hindi manikit yung bushing. Umidikit kasi yan eh, pag walang grasa. Mahirap palisin, hindi mo mahuhugot. Mahirap na, lagyan natin ng konti. Yan yung 14 grams natin. Super valiant. Yung GY6 to ah. Yung GY6, 14 grams. Lagyan natin dito. Pulley. Ang orientation, dito yung, yan yung makapal. Yung manipis. Dito yung makapal. Orientation niya. Kasi nga ulit, dito yung puwersa pag umiikot. Nakala, dito yung makapal side. Yan, okay? Yan, back plate. Bushing. Bushing ito, itong may tatlong guhit na to. Yan, dito yan, nalabas. Huwag yung nalagyan ng grasa to ha. Ito lang. Para lang hindi manikit. Belt, drive face, washer. Ito meron yung flat side, ito yan ang flat, matalas to. Ito yung matalas, ito nakarap. Yung makinis kasi parang hindi maiiwa yung belt kung bumababangan dyan. Pot ng pinion, post, washer yan, may flat side din, flat side dito. Pagdating mo natin konti. Yan. Tapos ito, pinaka-importante. Kailangan itong bell, hindi siya maiipit. Dito niya ang halog. Kailangan pag inigpitan nyo itong nut, lapat na lapat. Ang gagawin natin, itong bell, ibababa natin. Yan. Maganda kung ibababa natin na sagad. Hindi natin preno. Tigayin natin yung torque drive pa ganun, para may baba natin yung belt. Yan, kailangan malaking slack dito. Yan, nakita nyo. Para mailapat natin ito ng husto. Tigas na center spring, hirapan ako eh. So, kailangan ito may slack. Yan. Para pag inigpitan nyo ito, lapat na lapat siya dito. Yung drive face, lapat na lapat sa bushing, sa washer. Para ito, itong katapat ng pinion gear natin, yan, nakakapit siya dun sa spline. Para hindi siya malolost thread. Yan, nakalapat na yan ha. Nalapat na lapat ha. Vital to. Pag yan, hindi nyo nailapat, pwede kayo malolost thread na ng sigunyal. Yung thread nito, malolost thread yan. Kailangan may slack. Hindi siya maipit yung belt. Yan ang pinaka-importante sa pagkakabit nito. Nagpit na ko na lang to, tapos kabit na natin yung cover.
Yan, straight 14, try natin. Maganda yung acceleration niya. Tapos konti lang yung ano, delay. Hindi siya ganun ka-delay. Tumaas ng RPM, konti lang. Alang halos same pa rin nung straight 15. So, try natin dito sa stretch na to. 0 to top speed, try. Let's go! Straight 14. Dami sakyan ah. 100 agad. Roller throttle. Hindi masyado makadulo ah. Bawasan yata. Pero okay, okay yung ano, arangkada niya. Importante dyan kung gaano kabilis marating yung 100. Tsaka yung acceleration niya. Yan ang pagbabasihan natin. Yung dulo kasi ano yan eh. Pwede sa hangin, maraming factors yan. Yun o, konti lang yung delay. Pero dumadam pa pa rin kagaya dati. Pero tumaas lang ng konti yung RPM. Yeah, mahirap siguro pag ano, no? Baka hindi accurate yung sukat eh. Yung timbang. Pag yung generic na bola yung gamit natin. Ay, hindi ko sigurado. Generic lang yun eh. Ng hangin pala. Pero mabilis siya oh. Ganda yung acceleration. Kahit malakas ang hangin. yeah, normal lang, cruising 100. Din. Pero medyo hindi ko ramdam yung power honestly. Ayan ang cruising natin 100. Normal lang. Try natin doon sa stretch doon. May stretch doon eh. Buong papalo siya ng ano, 110 plus. Lang naman, importante rito ano, acceleration. Gano'n niya kabilis makuha yung 100. Pero medyo hindi ako kontento. Hindi ako kontento sa straight 14. Parang ganun din eh. Parang mas maganda pa nga straight 15 eh. Mas dumudulo. Pero tingnan natin. Birayin natin dito. Oh, lakas oh. Yan, malakas yung acceleration no. Ang bilis eh. Kaya normal lang ang acceleration natin eh. Bilis din. 100. Bigyan pa tayo ng konti. Tapos ang hangin eh. Bula lang yan. Dito to yan. 110 ka naman, buta. Napayang mo sa mga trope eh. Kaya okay lang yan, okay lang yan. Nabilis naman tayo maka 100 eh. Yan ang cruising natin 100. Wala, alas walang delay. Parang hindi nagbago, ba't ganun? Luloko ko nitong 14 grams na to ah. Baka yung brand lang. Hindi accurate siguro. Wala talagang delay eh. Wala, normal lang oh. Ganun pa rin. Mabalik na tayo. Try na lang natin bukas yung straight 12. Yan. Ang maganda-ganda. Tingnan natin kung may magbabago. Parang wala nagbago eh. Alos wala eh.
bukas oh. Nangyari. Yeah, 110 tayo oh. 111, 112. Eh, makakailan siguro talaga kanina. Eh, naka 112 tayo. Okay naman pala, dumudulo. Hindi tayo nabukasan ng dulo. So, okay din tong straight 14. Eh, syempre, try pa natin yung straight 12 tsaka combi 12-14. Alright, nabaklas na natin. Ayan. So, okay naman. Nabura yung marker natin. Ibig sabihin, dumulo. Kita nyo naman kahapon, naka 112 tayo eh. Dumulo talaga. Ayan, ito. Sa aid, yung marker. Pulley, drive face, konting tira. Ayan. Kasi nga, mas malaking diameter. Na normal lang. Kaso yung bola natin, ayan. May kanto kagad ah. Ito. May konting kanto. Alas lahat. Malambot talaga to. Pantono lang talaga natin, kaya okay lang. Pang isang gamitan lang, isa dalawang gamitan. Rat-rating ko ba naman eh. Tapos generic lang, wala mang magkakanto agad dyan. Yan, straight 12 naman tayo. Bait ko muna to, tapos testingin natin mamaya. Tignan ko pala ulit ng marker. Para makita natin kung dudulo yung straight 12 na ilalagay natin ngayon. Yan, okay na. Yan, straight 12 kakabit natin. Sige natin, straight 12. Lumakas yung arangkada niya. Yan, 100 agad oh. Lakas ah. Wow. Ay, mga kadulo dito. Nasangit. Ano ito ulit? Testing ulit natin doon sa kahapon. Nag-testing nga natin. Maluwag-luwag. Bilis no. Mas ramdam ko yung power nitong straight 12 ah. Tapos parang hindi rin siya ganun ka-delay yung andar niya. Parang normal lang. Hindi ko ramdam eh. Parang ganun pa rin yung response sa throttle. Wala rin ganong delay. Kaya mas malakas ang marangkada ngayon. Parang mas magaan siya. Lakas talaga ng hangin. Irbirayin natin dito. Let's go, speed tuner. Wala lang baon. Ito yata yung ano ni Mickey eh. Yung recommended niya 12 grams on the beat. Hindi ko sigurado ah. Parang nakita ko lang oh, may nag-comment 12 grams daw recommended or 13. Hindi ko sure. Kaya cruising 100. Lakas pa ng hangin ano. Okay na. Lakas na yun. Cruising 100. Relax lang. Ayos, mas mabilis makuha. Mabilis niya makuha yung cruising speed o yung high speed. Kaya
kaysa nung sa straight 14. Yeah, mas rundan ko yung power nito. Straight 12. Ayos. Okay ito. Na feeling ko dudulo to. Parang ganun din 'di ba kahapon? 108 tayo doon, 109. Matesting natin pagbalik. Kung makaka 112 tayo. O dito, testing natin dito. Ito, hindi rin ako naka 112 dito. Pabalik ako naka 112 eh. Pero tingnan natin. Taas hangin eh. Pero okay lang yan. Naka 100 naman eh. Grabe lakas ng hangin. Pero lakas niya oh, 100 talaga oh. Cruising lang yung 100 oh. Oh, grabe hangin. Ah! Sobrang lakas ng hangin. Okay, ikot na lang ulit tayo dun. Bilis na arangkada niya. Mas gusto ko to, it's a straight 14. Saramdam ko talaga. Maganda to pang overtake. Mas lumakas yung arangkada eh. Tapos dumudulo pa rin naman. Pero reading na natin kung maka 112 tayo. Yung dati nating top speed. Or yung current top speed natin. Yun ang pagbabasihan natin eh. Kung hindi tayo nabawasan ng dulo. Kaya syempre yung nilagyan ko ng marker. Yung natin kung umaangat yung belt doon. Pag umaangat kasi yan doon, syempre dudulo yan. Ay, ikot lang tayo dito. Pagas na ako kahapon dito eh. Dami pang gas. Ito gusto ko sa super oil eh. Tingnan nyo. Walang vibration. Walang vibrate vibrate. Ganda na super oil. Sobrang smooth sa makina. Solid talaga mga products ng Sweet Tuner no, ni Mickey Maso. Walang tapon. No, malakas ang bigay eh. Tumas yung RPM talaga aga mandar. Pero kayang kaya naman. Kung madiin ka pumiga. Oh, madiin ako pumiga eh. Yeah, parang normal lang sa akin. Ah, dami sa sakyan. Hindi tayo makakadulo nito. Pero okay lang. Bilis na siya maka 100 eh. Ah, mas ramdam mo talaga yung power. Last day ang hangin eh oh. Hey! Langanin ka naman Brad. Nito 109 eh, dumudulo pa rin. Alanganin lang talaga yung ano. Oh, marami sasakyan. Yan o, 105, 106, 107. Last din ano, 108. Ako to ah. Hindi madulo siya, malakas lang talaga hangin. Kaya maraming sakyan. Pero okay to, okay sa akin itong 12, straight 12 grams. Maganda, maganda. Saramdam ko yung power. Na-try natin bukas yung ano naman, 12-14. Para mas makita natin kung ano yung mapipili ko. Lakas. Grabe. Lasang pang overtake ko. Solid, bukas ulit.
Alright, baklas na natin ulit. Check upin naman natin yung 12 grams kung dumudulo ba. Ayan, ganun din. Daming tama, oh. Sa gitna naman tama. Kayod. Lambo talaga ito eh. Ayan, okay naman. Dumudulo naman. Ayan, naubos yung marker. Nilagay natin ang marker. Ayan, ito na lang natira. Umangat yung belt. Dumudulo to. Ibig sabihin. Ayan, dry face. Ganun din. Hanggang dito na kaya. Ngayon, di ba sabi ka magkakombi tayo ng 12-14? Hindi tayo magkukombi. Ito na lang kakabit natin. Ayan. Straight 13 grams. Nakabili na ako. Kay M. David. Ayan, nabili ka kay M. David yan. Kanina, kanina umaga. Ito na lang lalagay natin. Kaysa magkombi tayo. Explain ko lang sa inyo yung difference ng kombi sa straight. Okay, itong straight 13 grams. Tsaka itong kombi na tatlong 12, tatlong 14. Pares lang yan ang ano, total weight. So, pares lang. Ang difference lang talaga nila, itong 13 grams, medyo matagal bago umangat, di ba? Magbumuka yung pulley natin. Pag nag-combi ka kasi, anong nangyayari niya? Ano ba ba ito? Makabawasan yung ano niya, delay niya. Para naungol. Kasi aangat agad itong 14. Yan, angat agad dyan. Tapos susunod itong 12. Yan, yun lang ang difference nun. Pero pares lang yan ang total weight. Yan lang talaga difference. Para mabawasan lang yung delay o yung ungol. O, ito na lang kakabit natin. Itong ano nga, straight 13. Linisin ko na muna tapos kabit na natin. Yan lang difference nun, ng kombi tsaka straight. O, ito na lang tayo, straight na lang, straight 13. Lakas nito ah. Ang lakas na overtaking power. Solid. TWH straight 13 grams. Ayan din yung brand nung ano ko, center spring ko. Oh, depende rin yata sa brand, no? Parang hindi siguro accurate yung tinesting ko na iba. Hindi naman siguro. Ano, wala tayong pantimbang eh. Hindi ako nakabili eh. Ganda sana yung digital na weighing scale. Maliit. So wala tayo nun eh. Ganda ng bigay ng power. Suave eh. Hindi siya delay eh. Hindi kagaya nung ano, 12 grams. Medyo delay na. Ramdam ko, naramdaman ko nung inangkas ko si OBR. Medyo delay siya. Pag mabigat ang ano, load. Pag dalawa kami. Ito suave eh. Oo. Ganda yung response. Tapos pag binirit mo, para may turbo pa rin. Para yung 12 grams. Pag dinina mo yung throttle, binigla mo. Para may turbo, sumisipa. Yan na, matitesting na natin. Straight 13. Ano maganda. Ano dumudulo. Saka tayo buti na ulan, at dilim eh. Tsaka lakas sa hangin, no? Nakadulo kaya tayo. Testing na lang natin. Basta ang hangin. Puta. Hindi tayo makakadulo nito. Sobrang lakas ng hangin. Oh, grabe. Dami sa kayaan. Hindi tayo makatop speed. Testing na lang natin acceleration. Bilis oh. Na 100 oh. Ay, lakas. Holy. 110, 111. 112. Bitin ka lang. Parang kaya pang dumulo ah. Grabe ah. Anong nangyari? Adiretso na tayo dun. Na 112 tayo. Tapos bitin pa yun ah. Sabihin kaya pa niyang dumulo.
Pero 113 plus ano? Nakakayanin pa. Lakas, grabe. Kabila yung hangin eh, kaya nakadulo tayo. Ayos. Lakas oh. Grabe. Busy ba to? Woo, let's go. Oh, chill na lang. Naka-112 na tayo eh. Okay na yon. Okay na sa akin yon. Grabe, solid. Maganda pala to, straight 13. Ito naman talaga kasi yung recommended ni Mickey Maso. Yan, nakita ko na, sinurge ko na. Chinek ko na eh. Actually, ano, 12-14. Eh, same lang naman eh. 13 grams din yon. Kaya tag 13 grams na lang ako. Tsaka magandang klase na yung binili ko. Yung AKM. Para walang tapon. Di kagaya nung nabili ko nung una, yung generic, mabilis maupod. Kita nyo naman, di ba? Cruising-cruising lang tayo. Cruising speed. Oo. Sarap. Mas suave yung 13. Okay to, dito na ako, 13 na ako. Hindi ko mapapahilan to, mahal to eh. Pero naka-discount naman ako kay M. Mabait yung si M eh. Nagyan ako ng discount, mura lang niya binenta sa akin. Lamat bro. Solid ka talaga. Ito na pala yung hinahanap ko talaga. Arangkada, gitna, dulo, kompleto. 13 grams. Kaya pala yung recommended niya eh. Saktong-sakto lang siya sa power band. Ito talaga yung ano niya. Pinaka-optimal na bola. Siguro sa timbang ko din. Pwede pa rin kasi yan sa timbang eh. Last ng hangin, dahan-dahan lang tayo. Hindi nyo ako maririnig. Nga pala itong ano, paggagaan ng bola, pwede nyo rin gawin niya kahit stuck yung CVT nyo. O kasi nakano ako, diba? Akakalkal ako, stock modified. Yung yan, speed tuner. Huwag lang kayo magtitigas ng springs kapag stuck yung CVT nyo. Kasi mag-over revolution yan. Mahihirapan yung makina nyo. Kasi nga, akakalkal. Kaya exception na pwede ka magtigas ng spring sa kalkal. Kasi bumibilis yung ano niya eh, shifting niya ng gear ratio. Yung arangkada dahil dun sa degree ng ano, pulley drive phase. Mabilis siya mag-shift. Kaya pwede ka magtigas ng springs para pahabain mo yung shifting niya. Para lumakas yung hatak mo. Kasi diba, mas malakas ang hatak kapag mas babad ka sa primera. Kaya pahabain mo yung shifting para mas babad siya sa mga gears o sa primera. Ayun, tapos pwede ka rin magaan ng bola kung sa tingin mo, hindi pa siya pumapantay. Ayan, balik na tayo. Kwentuhan na lang tayo, okay na tayo dito sa straight 30 natin. May top speed natin, dumudulo, last na ang acceleration. Skabe, solid. Natagpuan ko na ang aking hinahanap. Napakatindi. Na nga pala kung ano, taga dito kayo sa Pampanga, naghahanap kayo ng ano, seller ng speed tuner, tapos pwedeng magtono ng CVT nyo. Dito sa Pampanga, ha. Yan nga, kay M. David. Sa ano siya, Angeles, tsaka San Fernando, yung area niya. Tapos meron din sa Guagua, si Norma naman. Yan. Tapos sa Magalang, ayan, si Eggy. Yan, silang tatlo yung sa Pampanga. Reseller ng speed tuner, official distributor sila. Kung kailangan nyo ng speed tuner, PM nyo sila. Nakita nyo naman, search nyo lang sa Facebook. Sila na rin magtotono nyan. Na panggilid nyo kung sakaling gusto nyo. Taga dito kayo ha. Pero kung taga Manila naman kayo, yan, gaya nga nang sabi ko lang last vlog. Join kayo sa speed tuner official group. Tapos doon kayo maghanap ng reseller na malapit sa inyo. Madami nang gumagamit nito, speed tuner. Napaka solid kasi eh. Basta tama lang yung pagkakakabit talaga, hindi mo sisiraan ang pyesa. Kaya ayaw din ni Mickey ng minsan ano eh, DIY. Lalo kung hindi man marunong, mali yung kabit ng pyesa, nasisiraan. Tapos sinisisi yung pyesa niya, ba't daw nasira. Yun pala, mali yung pagkakakabit. Kaya diniscuss ko rin sa inyo, binanggit ko rin sa inyo yung mga vital parts na kailangan may kabit mo na maayos. Kagaya ng belt, di ba?
Kailangan mo ibaba yung belt para hindi siya maiipit. Pag inikpitan mo yung nut ng drive face, tapos may sigunyal, kailangan hindi siya maiipit ng drive face at pulley. Kailangan meron siyang slack. So yun nga, pag malog yan, lost thread. Yan, kaya nasisira pyesa. Tapos sisisihin yung speed tuner, bakit daw nasira. Diba? O yun. O yun pa rin talaga, no? Yung kung anong recommended set. Yung pa rin talaga yung nagustuhan ko talaga. Minamagandang performance. May balance siya eh. Sa N12, parang medyo malakas na sagas yun eh. Ma-delay na sa ano ko, panlasa ko. Parang delay na siya. Itong 13 grams, sakto lang. Saktong arangkada, malakas. Tapos may gitna. May power sa gitna. Tapos may dulo. Ano naman, di ba? Lakas eh. Ayaw tayo dudulo dito, tama na yun. Okay na yun. Chill na lang, chill. O yan ang mga simbola talaga, ano yan eh. Didepende pa rin yan sa panlasa nyo talaga. Sa preference nyo. O hindi ko sasabihin na ito yung maganda para sa inyo. Kasi ito yung maganda para sa akin. Kakaiba tayo ng ano eh, preference eh. O, para sa akin, okay ito sa akin. Pero pwedeng sa inyo, hindi nyo magustuhan. So, kaya trial and error talaga. Ayun, tutuklas na kung ano yung mas gusto nyo. At timpla ng bola. So, para sa akin ito. Swak sa akin to. Straight 13. Average weight eh. Siguro ito yung pinasin ni Miggy yun. Average weight ng rider. Alang ya. At tapusin ko na siguro yung vlog dito. Ano? Wala naman akong ano eh. Didiscuss. Kompleto na. Okay na yung set natin. Tagumpay na tayo. Move on na tayo sa abang gilid. Okay na. Solid na eh. Napasolid na natin yung takbo eh. Ganda. Ayaw ko lang kung napansin nyo to. Nung umpisa pala kung napansin nyo na. Yung panel gauge natin. Tsaka yung handlebar. Ayan. Iba na. Tanyo. Naked na. Kinonvert ko kasi yan. Ayan. Conversion yan. Beat straight. Beat straight conversion. Oh, legit yan na ano. Galing Indonesia. Kinonvert ko. Ayan na yung next vlog natin. Abangan nyo yan. Beat straight conversion. Naked handlebar. Ganda no? Full digital panel. Nakikita nyo, detalyado yung vlog na yon. Lahat na binago ko dyan. Lahat ng ginawa ko, pinakita ko sa vlog na yon. Abangan nyo na lang yon. Next vlog. At tagumpay tayo ngayon sa bola natin. Okay na, CBD. At tapusin ka na dito yung vlog. Ride mga bro, ride safe!